sentro ng mga napapanahong balitagang. Manggat Calamansi Processing Facility sa Batangas, pinasinayaan. Pagsasanay sa Squash Canton Noodles Processing, isinagawa sa lalawigan ng Pangasinan. DOST Region 3, nagbigay tulong sa paaralan ng Lapaas Tarlac. Antimicrobial compound, nadiskubre ng DOST Palig Scientist. MSMEs sa Tarlac, pinagbuti ng DOST program. Magandang agam Pilipinas, kayo nakatutok sa DOST Report. Ngayon ay unang araw ng Biyernes sa buwan ng Marso. Samahan niyo kami sa kalahating oras ng serbisyo publiko upang itid sa inyo ang mga impormasyong dapat ninyo malaman tungkol sa agam, teknolohiya at inovasyon. Alamin natin kasama ang ama ng kagawaran, Secretary Renato Yusuridum Jr., ang mga mainit na balita sa mundo ng agam at teknolohiya sa linggo ito. Narito na ang mainit na balita tungkol sa agam at teknolohiya mula sa mga rehiyon at sa buong bansa. Ito ang Balitang Rapidos. Manggat Calamansi Processing Facility sa Batangas, pinasinayaan. Para sa karagdagang detalye, narito ang ulat ni Zyrene Benguayan. Pinasinayaan ng Department of Science and Technology, Calabarzon, kasama ang Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project at lokal na pamahalaan ng Tanawan, ang Mangga at Calamansi Processing Facility para sa magsasakang Tanawenyo Agricultural Marketing Cooperative na matatagpuan sa Barangay Hanopol, Oriental, Tanawan City, Batangas noong 21 ng Pebrero taong kasalukuyan. Ang mga kagamitan sa pagproseso na kailangan sa panahon ng produksyon tulad ng double jacket kettle, semi-automatic filling at capping machine, at stainless tables ay pinondohan ng DOST Calabarzon sa ilalim ng Grants in Aid o GIA program ng kagawaran. Samantala, ang product formulation at pagproseso nito ay mga teknolohiyang binuo ng DOST Industrial Technology Development Institute o DOST ITDI. Habang ang pagtatayo ng processing facility, kabilang na ang pagbibigay ng mga pangunahing infrastruktura, pasilidad, teknolohiya, at impormasyon upang mapataas ang kita at produktibidad ay pinondohan naman ng DAPRDP at LGU Tanawan. Nagsagawa rin ng technical consultation ang DOST Batangas mula sa isang eksperto galing sa DOST ITDI at Institute of Food Service and Technology o IFST ng University of the Philippines Los Baños noong 25 hanggang 26 ng Oktubre taong 2022. Ito'y upang mapabuti ang mekanismo ng produksyon ng kooperatiba gamit ang mga DOST-provided processing equipment. Upang matiyak ang sustainability ng kanilang enterprise, 75 farmer members ng kooperatiba mula sa iba't ibang barangay ng Tanawan City ang nagtanim ng mga puno ng mangga at calamansi na inaasahang magbibigay ng 50% increase sa produksyon nito. Ako po si Zyrene Benguayan, delivering science for the people. One DOST for you. Pagsasanay sa Squash Canton Noodles Processing, isinagawa sa lalawigan ng Pangasinan. Para sa ulat, narito si Enrico Matue. Nagsagawa ng pagkasanay sa Squash Canton Noodles Processing noong 16 ng Pebrero 2023 sa Bayambang Pangasinan, ang Pangasinan State University, Department of Science and Technology Region 1 Food Innovation Center at lokal na pamahalaan ng mga Aldan at Landas Agriculture Cooperative o LACU. Ang pagkasanay ay naglalayong magbigay ng kaalaman tungkol sa basic food safety at good manufacturing practices, gayon din ang makapagbigay ng kasanayan sa pagsasagawa ng hands-on operations sa Squash Pancit Canton. Samantala, 20 miyembro ng Landas Agriculture Cooperative ng Mangaldan Pangasinan ang dumalo sa pagkasanay na pinamagatang Mananam, Masustansya, Tan Masamit, Yapansit, a training on making squash Pancit Canton dishes. Kung saan tinalakay ni Meryl Bernardino, Miss Graduate Fellow at PSU DOST-1 FIC Researcher, ang Basic Food Safety at Good Manufacturing Practices, gayon din ang paggawa ng Squash Pancit Canton. Ipinakita rin sa aktibidad ang 3 produkto tulad ng Squash Canton Noodles, Niladit at Bam-E para sa hands-on demonstration.
Nagtapos ang programa sa pangwakas na mensahe ni Associate Prof. Veronica C. Austria ng BTLED Department na nagpasalamat sa napakainit na pagtanggap ng FIC, gayon din ang pangakong pagbubutihin ang paggawa ng squash canto noodles upang maibigyan ng pagkakakitaan ang mga miyembro nito. Ako po si Enrico Matuwid, delivering science for the people, 1DUST for you. DUST Region 3 nagbigay tulong sa paaralan ng Lapaz, Tarlac. Para sa Ulat Narito, si Shemay Grande. Namahagi kamakailan ng mga multimedia teaching aids sa ilalim ng DOST Grants in Aid Program sa lokal na pamahalaan ng Lapaz, Tarlac, ang Department of Science and Technology. Ang grant na nagkakahalaga ng 750,000 pesos ay naglalayong pukawin ang interes ng mga mag-aaral sa agham at teknolohiya. Kabilang sa school beneficiaries, ang Dumarais Elementary School, Engracio M. Castaneda Central Elementary School, Guevara National High School, Comillas National High School na kapwa matatagpuan sa La Paz. Ang proyekto ay nakonsepto sa pamamagitan ng Municipal Innovation Through Science and Technology o MIST project ng Provincial Science and Technology Office Tarlac na ang layunin ay magbigay ng pantay na pagkakataon sa lahat ng mga bayan ng lalawigan ng Tarlac na makakuha ng pondo para sa proyektong nakabase sa SNT upang matugunan ang kanilang mga hakbangin sa pag-unlad. Ito ay isa lamang sa patunay na kaisa ang kagawaran ng agham at teknolohiya sa misyon ng Department of Education o DepEd na protektahan at itaguyod ang karapatan ng bawat Pilipino sa kalidad at pantay na edukasyon. Ako si Shamay Grande, delivering science for the people. 1DOST for you. Antimicrobial compound na diskubre ng DOST Balik Scientist, yan ang tinutukan ni Desa Maderal. Isinusulong ni Dr. Julius Adam V. Lopez, isang balik scientist, ang pagtuklas at development ng mga bagong gamot sa bansa. Ito'y sa pamamagitan ng paghihiwalay ng mga antimicrobial compound na gagamitin upang makabuo ng mga bagong antibiotic. Nakatuon ang kanyang trabaho sa mga capacity building initiatives sa paghawak ng nuclear magnetic resonance o NMR technology sa mga Pilipinong mananaliksik sa rehiyon ng Visayas at Mindanao. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, nagawa niyang ihiwalay at ipaliwanag ang istruktura ng bioactive compound mula sa cultured marine actinocytes sa biobank ng USA gamit ang NMR. Ang NMR ay isang epektibong kasangkapan upang pag-aralan ng mga molecular structures at dynamics ng complex system at palawakin ang ating pangunawa sa mundong ating ginagalawan, kabilang na ang pagtuklas ng mga gamot na anti-cancer at antibiotic. Ang pagpapalawak ng kasanayan sa mga Pilipino mananaliksik sa paggamit ng NMR ay lumilikha ng makabuluhang implikasyon sa pagbuo ng mga bagong antibiotic at iba pang gamot sa bansa. Ang Balik Scientist Program ay isang inisyatiba ng Department of Science and Technology at bahagi ng pagsisikap ng gobyerno ng Pilipinas na bumuo ng isang science and technology ecosystem sa Pilipinas. Ako po si Desa Maderal, delivering science for the people. 1DOST for you. MSME sa Tarlac, pinagbuti ng DOST program. Para sa Ulat Narito, si Kezaya Rapaz. Nagpatuloy ang Department of Science and Technology Region 3 sa kanilang advokasya na tulungan ang micro, small and medium enterprises o MSMEs na makamit ang tagumpay sa pagnenegosyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng access sa mga moderno at makabagong teknolohiya sa ilalim ng Small Enterprise Technology Upgrading Program o setup ng kagawaran. Noong nakaraang taon, tinatayang nasa 7.8 million halaga ng package assistance ang naaprubahan upang suportahan ang MSMEs, maliliit na negosyo sa probinsya ng Tarlac tungo sa pagpapaunlad ng hanap buhay at pagresolba ng kanilang mga technical na pangangailangan tulad ng pagkuha ng mga bagong kagamitan upang mapabuti ang kanilang proseso at kalidad ng produkto. Kabilang sa mga negosyanteng nakibahagi sa programa ang Panin's Homemade Native Delicacies mula sa Gerona, Akis Printing Services mula sa Victoria, Mojados Bakery mula sa Paniki, Cool Arts Enterprise, A&R Graphic Ventures, WB Prints, 21 Tailoring, Fairiel Shoes Restoration Services,
at Norlin's Bakery na kapwa mula sa Tarlac City mula nang magsimula ito noong 2002 bilang isang pangunahing programa ng DOST, tinulungan ng setup ang daan-daang negosyante na makamit ang tagumpay sa negosyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga solusyon na nakabatay sa SNT na pinasadya para sa mga partikular na pangangailangan ng isang individual na MSME. Ako si Kezia Rapas, delivering science for the people. One DOST for you. Yan ang mainit na balitang aming nakalap sa mundo ng agama, teknolohiya at inobasyon sa linggo ito. Sa aming pagbabalik, makasama natin ang Executive Director ng National Research Council of the Philippines upang ibahagi sa atin ang mga dapat abangan sa isa sa pinakamalaking event ng ahensya. Kaya tutok lang dito sa DOST Report. Kayo pa rin ay nakatutok sa DOST Report. Magandang agam, Secretary. Magandang agam din, Onin, lalo na sa ating mga taga-subaybay. Maganda po ang salubong sa atin ng Marso dahil sa susunod na linggo, gaganapin ang isa sa pinakamalaking event ng National Research Council of the Philippines o DOST-NRCP. Walang iba kundi ang Annual Scientific Conference at 90th General Membership Assembly na may temang Science and Governance, Shaping Policies Towards a Positive VUCAD. Isa lang ito, Onin, sa nakalinyang event at programa natin sa Department of Science and Technology. Totoo po yan, Secretary. Kaya para ibahagi sa atin kung ano-ano ang dapat abangan sa event na ito, makasama natin si Executive Director Bernardo N. Cepeda ng National Research Council of the Philippines. Magandang agam po, Director Cepeda. Magandang hab, Secretary Rene and Oni. At maraming salamat sa pag-imbita sa amin dito sa inyong programa sa DOST-TV. At isang karangalan na maging bahagi ng DOST. No? Ito po ang aking unang buwan bilang Executive Director ng National Research Council of the Philippines. At nakakatuwa po na makilala kayo, ang mamagiting na mananaliksik at mga siyentifiko at tagapamahala ng pananaliksik sa Pilipinas, no, sa agama at teknolohiya. So maraming salamat po muli at ako po ay nagagalak na ibahagi sa inyo yung aming darating na pagdiriwang, no, dito sa NRC. Magandang agam din sa iyo, Director Cepeda.
Kumusta kayo? Sa kasalukuyan po ay pinaghahanda namin yung aming 90th scientific conference and general membership assembly, no? Ito po ay gaganapin sa Marso 10 hanggang 11, no? March 10 and 11 sa PICC. At ito po ay tauna nating ginagawa. Taunan po natin itong ginagawa. At saka ito po ang kauna-unahang face-to-face GMA na gagawin natin dahil sa nakaraang pandemya ay ginawa natin itong virtual, no? Ngayon po ay high flex na kasi meron po tayong mga lalahok na physical, no, sa PICC plenary at meron din po tayong mga attend online, no? Kaya medyo kakaiba siya dahil sa unang pagkakataon meron tayong on-site na participants saka meron din tayong online participants. Pero ito naman ho ay dalawang taon na natin ginagawa, no, sa katunayan sa mga guro, ito yung ating pamamaraan, no? At ito yung maganda nating natutunan ng nakaraang pandemya. At sa taon na to, kaya dalawang araw. Yung unang araw is scientific conference lang, no? So talagang may mga inibita tayong mga mahuhusay na tagapagsalita, no, sa larangan ng siyensya at teknolohiya. At yung pangalang araw ay para sa General Membership Assembly. Now, by the way, ang NRCP pala ay isang collegial body ng iba't ibang mga scientists, artists, at mga guro, no, na matindi yung pagmamahal sa pananaliksik sa agama teknolohiya, no? At hindi lang, by the way, hindi lang ito tungkol sa mga physical sciences or pure sciences. Meron din tayong mga applied research discipline, meron din tayo sa humanities, meron tayo sa arts. So lahat ng disiplina na meron tayong pananaliksik ay maaring maging bahagi ng NRCP, yung ating mga kasama, yung ating mga tagapanood, no? So meron tayong 13 divisions at ito ay nahahati sa iba't ibang mga disiplina at mga expertise. So sa katunayan, ako ay miyembro ng government division, education division, division 1. At karamihan sa ating mga miyembro ay matataas ang kalidad ng mga inilathala at saka mga ginawang mga pananaliksik. Kaya itong pagkakataon na to na magkasama-sama muli after ng pandemic ay talagang kumbaga sa amin, we look forward to it, no? We look forward to it. In fact, ngayon, ka-chat lang ng aming sekretarya, meron ng 500 plus na registered on-site participants, no? So ang target natin na kahit mga 550 lang na on-site. Pero yung online, mas marami pa. No? Mas marami pa. Kaya nakakatuwa na meron tayong mga excited din ng mga researchers at saka mga members na gustong sumali dito sa ating gagawing GMA, General Membership Assembly, at Scientific Conference. Ayun, speaking of General Assembly, bakit science governance, shaping policies towards a positive, visionary, understandable, clear, agile, digitally transformed world ang tema para sa taong ito? Dati VUCA world, no? Volatile, complex, di ba? Ambiguous, no? At saka aggressive world, no? Ngayon, hindi. Kailangan. Medyo visionary siya, understandable, naunawaan, klaro, no? Agile, diverse, and digitally transformed. Ibig sabihin, nais natin kunin yung mga natutunan natin ng pandemya para maghain naman ng isang mas malinaw, mas kaaya-aya, mas maayos na bukas para sa lahat, no? At nangunguna nga tayo sa DOSP para tumugon dito, lalo-lalo na sa mga pangangailangan ng pananaliksik, di ba? At kami sa NRCP, ang mandato namin is to promote basic and fundamental research.
that will help the other agencies like Picard, PSHERD, and PCHRD to do in to go into applied research naman. So kami yung mangunguna dun sa mga fundamental no research. At ang nakakatuwa dito, yung basic research natin ay namamayagpag ngayon. Nakakatuwa sa suporta, of course, ng ating DOST family sa pangunguna ng ating secretary, Doc Solibdum. Talagang ngayon ay nakakatuwa dahil nagiging bukas na yung kamalayan ng ating mga mananaliksik at mga eksperto sa kahalagahan ng basic research. Alam mo naman natin, lahat nagsisimula sa mga ideya na nagsisimula sa isang, minsan, ang term namin dyan, yung mga aha moment, no? Na pananaliksik, yung tipong, oo nga, no? Bakit ba hindi ko naisip yun, di ba? Yun ang minsan ay nakakalimutan na palalimin pa. At ito ngayon ang ating ninanais. Dahil gusto nating tumulong sa, alam mo yan, yung paghahanap pa ng mga bagong lunas sa mga sakit, paghahanap pa ng mga bagong pagtingin sa mga bagay-bagay, no? Hindi lang sa mga tungkol sa mga halaman o hayop o iba't ibang mga organismo, kundi sa ating din pagkatao, no? Sang-ayon po ako sa sinabi niyo, Director Cepeda, na napaka-importante ng basic research dahil bagamat karamihan dito ay theoretical, ito naman ang una hakbang para sa mas malawak pa na pagsasaliksik. Totoo yan, Onin. Dahil sa pamamagitan ng basic research, mas nabubuksan ang kamalayan at mas maunawaan natin ang mga bagay-bagay sa agham, teknolohiya, maging sa mundo. Pero matanong ko lang, ano yung dapat asahan o makikita ng ating mga kababayan sa event na ito? Meron tayong tinatawag ng mga plenary sessions. At saka taong na to, na inibita natin yung isang miyembro ng International Science Council, no? Si Dr. Birkins. At magdi-deliver siya ng kanyang keynote virtually, no? From the US, live, no? Live from the US. Tapos si Sec Solidum, yan. Siyempre, gusto nating mapakinggan naman ang pangarap ng ating secretary, di ba? Kailangan marinig natin mula mismo sa ating secretary, kay Sec Rene, yung kanyang pangarap para sa DOST at kung paano makakatulong yung ating mga mananaliksik, no? Lalong-lalo na sa pagtugon sa tinatawag nating VUCAD future, no? Yung kanyang mga adikain at yung mga effort na simula na, nais nating muling ipakita, ilarawan at ikwento, no? Tapos meron din tayong poster making contest, no? Yung poster na ay may kinalaman din sa mga research, no? Itong mga posters na to na iating i-display sa PICC ay produkto rin, no, ng mga researches, no, na ginawa ng ating mga members, no? So ayan, meron din ganun. Ito yung mga tema ng tinatawag nating parallel session. So diyan sa hapon yon ng day 1. Ngayon sa day 2, ito naman ay bukas sa lamang sa mga miyembro yung pwedeng mag-participate. Pero pwedeng maging observer ang mga non-members, no, na kasi ito open naman to sa members and non-members ng NRCP yung ating event. Pero dun sa second day, ang active participants lamang ay yung mga members kasi ito yung aming general membership assembly. Dito rin natin ilalatag yung ating mga updates sa ating mga ginagawa. At higit sa lahat, magkakaroon din ng oath taking, no, ng ating mga bagong regular members at yung kahahalal pa lang ng mga governing board members, no. Kaya ayan, pati yung mga officers ng bagong governing board na magsisimula ng kanilang termino pagkatapos ng GMA. So ito yung mga kaganapan na mangyayari sa PICC sa March 10 and 11. Sa mga nabanggit ninyo na topics na tatalakayin sa conference, sa palagay po ninyo, alin dito ang pinaka-importante? Kung titingnan natin yung urgent need
no, ng country. I think it's mitigating climate change, no, disaster risk management, which is part of the agenda of our present administration. At yung pangalawa, yung how do we harness yung technology to respond to the present needs of our country. Kaya nga kasama doon yung digital transformation, kasama doon yung climate change, no? And at the same time yung circular economy. So kailangan din kasi na may pakita natin na sa kabila ng mga nangyayari, pwede pa rin magpatuloy ang ekonomiya at umunlad pa rin ang buhay, di ba? Lagi na sinasabi ni Secretary, sa siyensya at teknolohiya, ang kabuhayan ay sasagana, di ba? Sa siyensya at teknolohiya, ang buhay natin ay gaganda, di ba? Sa siyensya at teknolohiya, matutuganan natin ang mga peligro, di ba? Ang mga sakuna. So, ito yung mga nais nating ihain ng mga magagandang ideya, magagandang pananaliksik. Nasaan na ba tayo? Ano pa ba yung kulang? Kasi mahalaga rin na makita, ano pa ba yung kulang, di ba? Para yung mga miyembro natin, yung mga manonood, yung mga a-attend, okay, yun ang gusto kong tugunan. Makikita rin nila saan sila pwedeng tumugon. So yun yung mga, sa tingin ko, no, mahalagang kailangan matugunan ang ating, lalo na dun sa mga topic, no, na tatalakay. Ano naman ang significance ng event na ito? Okay, yung aming ginagawa is a way for us to promote basic research among the public, to gather more researchers to come and join us in the NRCP. But at the same time, it's also to create awareness that we have opportunities to make a difference, no? In policy, for instance, in the academe, in the fields that we are in, and most especially in the lives of Filipinos and abroad, no? Not only here, but Filipinos here and abroad, no? And we want to contribute to the discourse, no, on the theme that we chose, which is to pave the way for a more visionary, no, understandable, clear, agile, you know, digitally transformed world. No, we want to you know, be at the forefront of research on this area, and hopefully this event will help us trumpet that. And will help us generate more interest in terms of making research more fun and more sexy. Panghuling tanong po, bukas po ba ito sa publiko? Okay, open to sa lahat ng mga interesado na makinig, matuto, no? Pero lalo sa mga members namin dahil GMA namin to. Pero open to sa lahat, no? At puntahan lang nila yung website ng NRCP, no, sa www.nrcp.gov.ph, no, .doc.gov.ph, at nandun yung registration, extended until February 22. Ang event nito ay Hyplex, as I mentioned, no, at meron din kaming makikita rin ang mga details ito sa FB page ng NRCP Research Pod, no, NRCP Research Pod, no, hanapin nyo lang yun sa FB. Nandiyan yung mga details, nandiyan yung mga PubMats. For payments detail, ano lang po, i-click nyo lang nandyan sa baba, hanapin nyo lang dyan, basahin nyo lang po. Nandyan po sa ating screen ang inyong mga kailangang malaman para makapagbayad po ng inyong registration fee. Bago matapos ang panayam na ito, baka may mensahe ka sa ating mga kababayan. Muli po, inaanyahan namin kayo na sumali sa ating gagawing scientific conference sa March 10 and 11. At ito po ay open sa ating lahat, no, sa inyong lahat na interesado na malaman ang tungkol sa ating mga priority areas, lalong-lalo na sa basic research, okay, tinatawag nating National Integrated Basic Research Agenda. Pero higit sa lahat,
nangyayahan namin kayo na muling saksihan kung paano tayo tumutugon sa pangangailangan ng ating bayan upang ang ating bayan ay lalong umunlad bilang isang sambayanan sa tulong ng pananalisik, sa tulong ng agham, sa tulong ng teknolohiya. Kaya po muli, maraming salamat. Ako po si Aido Cepeda, ang Executive Director ng National Research Council of the Philippines. Maraming salamat, Sec. Rene. Maraming salamat ninyo. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Maraming salamat din po, Director Cepeda, sa pagbabahagi po ninyo ng impormasyon sa 90th General Membership Assembly at Annual Scientific Conference ng DOST-NRCP. Sa aming pagbabalik, bibigyan na naman natin ang mensahe straight from the S&T Authority ng bansa. Huwag kayong alis, magbabalik pa ang DOST Report. Patuloy pa rin kayo nakatutok sa DOST Report. Oras na para pakinggan ang mensahe straight from the S&T Authority ng Bansa. DOST Secretary Renato Yusuridum Jr. Ika nga nila, progress is impossible without science. Siyensya ang kasangga natin sa pagresolba ng iba't ibang suliraning kinakaharap ng ating bayan. Siyensya rin ang sumasagot sa mga tanong na nooy walang kasagutan at siyensya ang daan patungo sa progresibong bayan. Kaya naman ang mga pagpupulong, programa, aktibidad at selebrasyon tulad ng 90th General Membership Assembly at Annual Scientific Conference ay malaking tulong upang mas maipakilala natin sa publiko kung ano ang malaking papel na ginagampanan ng agham sa pagkamit ng progresibong bansa. Kaya, inaanyayahan ko kayong bisitahin, makibahagi at pakinggan ang Annual Scientific Conference at 9th Membership General Assembly ng DOST-NRCP ngayong March 10 hanggang 11 sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Abangan sa susunod na linggo. Teknolohiyang may kinalaman sa radiation naman ang ating pag-uusapan. Kaya tumutok sa ating Facebook page, same time, same day. Sana po yung marami kayo narutunan sa tungkulin agam at teknolohiya sa pagtugon sa mga suliraning kinakaharap ng ating bansa ngayon. Kaya mas marami pang balita mula sa mundo ng agam at teknolohiya ang ating pag-usapan. Tutok lamang kayo tuwing Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa DOS-TV Facebook page at YouTube channel. Palagi ni sundan ang mga websites at FB pages ng mga ahensya ng DOST upang maging updated sa latest happenings at mga events at upang mas tumawag pa ang ating kaalaman tungkol sa mga iba't ibang R&D projects at mga inobasyon. Bisitahin din ang DOST Philippines FB page para di mahuli sa mga nakalinya activities ng DOST at i-download ang DOST app sa inyong mga cellphones upang maging una sa mga balita sa mundo ng siyensya at teknolohiya sa mga kayo naroon. Ako po si Onin Miranda. Ito ang mga balita may kinalaman sa agam, teknolohiya at inobasyon, hatid ang pagbabago para sa maunlad na mundo. Bago pa man matapos ang ating palatuntunan, iniimbitahan ko kayong lahat na tutukan ngayong darating na Miyerkules ang episode ng Expert Talk sa DOST-TV Facebook page at YouTube channel. Dahil isa sa mga bagong S&T Fellow ng DOST, kasama sa pagtataguyod ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines, ating kilalanin si Dr. Fides Zaulda, isang plant pathologist sa ilalim ng DOST-ITDI. At para bigyan tayo ng kaunting pasilip, panoorin natin ito. Pag-aaral tungkol sa mga sakit na matatagpuan sa mga halaman, ating pag-uusapan. Ang sinastudy namin is nag-answer na kami ng mga questions such as like, what causes diseases in plants? How do we recognize diseases in plants? How do we diagnose diseases?
very important to study diseases of plants because plants are a very important component of the world. Like, plants provide us with a lot of natural resources. Abangan ngayong Miyerkules, alas 5 ng hapon sa DOS-TV Facebook page at YouTube channel. Sama-sama po natin itong panoorin ngayong darating na Miyerkules, alas 5 ng hapon sa DOS-TV Facebook page at YouTube channel. Muli po, ako ang inyong lingkod, Secretary Renato Yusolidum Jr., kasama ang buong puwersa ng kagawaran because science is for the people, one DOST for you. At hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay dito sa DOST Report.